To the max ang kaseksihan ni Max Collins bilang 2017 Calendar Girl. Makichika kay Nelson Canlas. Todo na talaga ang padating na 2017 at hindi lang isa kundi apat na kapuso ang bida bilang mga 2017 Calendar Girls. Nauna nang bumida si Kim Domingo. Sumunod naman si Janine Gutierrez at Andrea Torres. At ngayon si Someone to Watch Over Me Temptress Max Collins. 5 buwan daw ang paghahanda ni Max para sa shoot ng kanyang sexy calendar para sa isang energy drink. Bukod daw kasi sa kalendaryo, may kasama pa itong video kung saan nagde-demo siya ng mga fitness routine. May video where nag-weight training ako, may video where nag-yoga ako, and then nagbe-boxing. So it couldn't just be diet. I had so, to be strong. Hindi mo siya talaga pwedeng i-vote? No, hindi mo siya pwedeng i-vote. Sa pagdalaw ng GMA News sa set ng Someone to Watch Over Me sa Marikina, nalulungkot daw si Max dahil may ilang shooting days na lang sila para sa primetime series na maganda ang ratings. Labis daw siyang napalapit sa mga kasamahan niya. I really enjoyed working with all of them. It was really fun. Tsaka yung story din, ang ganda talaga ng story. It's very well written. Sa Kalibo, Aklan daw magpapasko si Max kasama ang kanyang pamilya. Ilang taon na raw siyang hindi nakaka-uwi sa kanilang probinsya. Kaya't nang matapos ang taping ng serye, naglaan na raw siya ng oras para makasama ang kanyang mga mahal sa buhay ngayong Kapaskuhan. The last time I saw my Lola was, well, I visited like mga 6 months ago, but I only usually get to spend time with her during the holidays. Yung time na matagal, because usually I have to come back right away for work. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.